Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Unahin muna natin ang quick game update sa ating key game sa araw na ito. Pinutol na ng Brooklyn Nets ang kanilang 11th magkakasunod na talo kanina laban sa Sacramento Kings sa score na 109-85. Si Seth Curry ay gumawa ng 23 points, 7 rebounds at 5 assists sa kanyang Nets debut. 19 points din si Bruce Brown at 11 points, 9 rebounds naman si Andre Drummond. Panalo din ng Chicago Bulls laban sa San Antonio Spurs sa score na 120-109. 40 points, 7 rebounds si DeMar DeRozan at nanggaling dyan ng 19 points sa 4th quarter lamang. 25 points, 16 rebounds din si Nikola Vucevic at 24 points, 6 assists naman si Kobe White. Na-outscore nga mga kaibigan ng Bulls ang Spurs ng 37-20 sa 4th quarter at sasamahan naman ni DeRozan si Michael Jordan bilang ang nag-iisang Bulls player na nakagawa ng 35 points pataas sa 6 o higit pang magkakasunod na laro. Overtime win din para sa OKC Thunder laban sa New York Knicks sa score na 127-123. 28 points, 11 rebounds, 12 assists, triple-double si Josh Giddey at 23 points, 8 rebounds naman si Darius Bailey. At sa ating last game sa update na ito, ang Warriors laban sa Clippers. First half pa lang nga mga kaibigan ay nagliliyab na si Stephen Curry. Agad siyang gumawa ng 26 points at 6 na 3 points sa unang dalawang quarter. Ganun pa man, hawak pa din nga ng Clippers ang lamang patungo sa third quarter sa score na 61-59. Sa third quarter naman ay mainit pa din si Stephen Curry ngunit napakagandang team play nga ang pinapakita ng Clippers at nagpatuloy ito hanggang sa fourth quarter. Kaya naman nakuha nila ang big win sa score na 119-104. 25 points, 7 rebounds si Terrence Mann, 19 points, 8 rebounds, 9 assists si Reggie Jackson at 18 points, 8 rebounds naman si Zubac. Sa Warriors naman ay 33 points with 8 three-pointers si Stephen Curry. So natalo nga ang Warriors ngayon at mabuti na lang ay nakuha nila ang panalo laban sa Lakers. Dahil kung hindi nila nakuha ang close win na ito, we are looking at a 4-game losing streak mga kaibigan. Matapos nga itong magkakaroon sila ng siyam na magkakasunod na panalo. Ano ba nakikita niyong mali sa ginagawa ng Warriors ngayon? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Lakers. Ang kanilang last game laban sa Warriors ay isang game na pwedeng mabago ang resulta sa pamamagitan ng free throws. Nakita nga natin na nagbintis si LeBron ng kanyang unang free throw na posibleng sanang pangtabla ng game. Naipasok niya nga ang pangalawa at sinadya naman niyang imintis ang pangatlo upang subukan na kunin ang rebound at itabla ang game. Ganun pa man, hindi lang nga si LeBron mga kaibigan na nagkaroon ng maalat na shooting sa free throw sa game na yon. 5 of 9 si LeBron, 6 of 10 si AD at 0 of 2 naman si Trevor Ariza. Ganun pa man, hindi lang nga sa game na ito maalat ang free throws ng Lakers, kundi sa buong season, isa nga ito sa kanilang mga kahinaan. Kaya naman, bago matapos ang kanilang ensayo kanina, pinagawa muna ni Coach Frank Vogel ng 25 made free throws ang bawat isa sa kanyang mga players bago umalis. Mala high school coaching nga ang proseso na ginamit dito ni Coach Frank Vogel. Kulang na lang nga ay isang jogging palibot sa court bawat mintis nila. Makikita nga natin kung may pagbabago ba or improvement ito sa kanilang game bukas laban sa Utah Jazz. Isama na din natin sa update na ito na nakuha ni Luka Doncic ang Western Conference Player of the Week matapos niyang magtala ng 43 points, 10.3 rebounds at 8.3 assists per game sa linggong ito. Habang sa East naman ay napunta ito kay DeMar DeRozan na nagtala ng 36.8 points, 5.5 rebounds at 4.8 assists per game. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!